Kung mga ka-chibi, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-pilgrimage at para sa ating next video ngayon. Umpisan natin ito ang ating gagawin. Nawa ito ay magbunga ng tunay na pananalig natin para sa ating kaligtasan at pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at ang Panginoong Jesucristo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Ang pagdiriwang ng mahal na araw, ang pinakadakila na pinakamakahulugan at pinakamakulay sa taon ng liturhiya ng ating kulturang Pino-Pilipino. Ito ay sa kadahilan ng napapaloob dito at sinasariwa ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Isa sa matatandang kaugalian natin sa panahong ito ay ang pagprosesyon na gaganapin natin ngayon ng Miyerkules Santo, Biyernes Santo at ang Linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Tinutulungan tayo ng mga prosesyong ito upang sariwain ang mga pangyayari sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo sa daigdig upang maantig ang ating puso na tumugon sa kanyang dakilang pag-ibig. Itinatanggal din natin sa atin ang prosesyon ng Mahal na Birheng Maria, huwara ng pagiging alagad ng Panginoon. Nauuna sa prosesyon ang imahe ng Santo Niño de Pasyon. Upang mabanaag sa prosesyon ang pagsunod natin kay Kristo bilang ating liwanag at gabay. Ayon sa infancy narratives, isang araw sa gawaan ni San Jose, nakakita ang batang si Jesus ng isang kahoy na krus at mga pako, at bigla siyang nagkaroon ng pangitain tungkol sa kanakatakda niyang kapalaran upang mailigtas ang sangkatauhan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Brother Raymond Naval sa pakikipagtulungan ng San Felipe Neri Parish Youth Ministry. O mahal na Senyor Santo Niño de Pasyon, kaawaan mo po kami. Simon Pedro,
anak ni Juan at kapatid ni Andres na mula sa Bethsaida, isa sa mga unang alagad ni Kristo, ang mga susi na kanyang hawak ay simbolo ng kapangyarihang ibinigay sa kanya na tanggapin o tanghiwan ang sinamang gustong makapasok sa pinto ng langit. Ang manok naman ay simbolo ng kanyang tatlong beses na pagtatatwa kay Kristo bago tumilahok ang manok. Siya rin ay kinikilala bilang unang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Sister Carmina Flores. Ipinanganak sa Bethsaida, kapatid Simon Bonifor. Isa rin siyang mga pasga na unang tinawag ng Panginoon mula sa mga alagad ni San Juan Bautista. At kaya pinagulat siyang pagkakulitos. Ang ibig sabihin ay aspen tinawag. Sinasabing ipinanganak siya kay Jesus at sa laminan na bahay niya kapatid si Pedro. Ayon sa tradisyon, upang ibalita siya ay kanayaan ni at isinama na ito sa Panginoon. Ang pagkatapos na sa pagkakulitos, sinasabing ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa reliyon ng Abaya Special at ayon sa tradisyon, siya ay naging martir nang siya ay ipinago sa krus na paegis sa Patras. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Lowell John Nazario at pamilya. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Anak ni Santa Maria Cleofe at San Cleopas. Siya ang pitakasing santo para sa mga bigong ng mga layunin at kawala ng pag-asa dahil sa mga suliranin. Madimit din siyang nilalarawan na may hawak na larawan ni Jesus sa kanyang dibdib at may hawak na pambambo na siyang ginamit nung siya ay patayin. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Ray Tumambing at pamilya. San Judas Tadeo, ipanalangin mo po kami. Siya kasama si Judas Tadeo kung saan namatay siyang martir. Ang kanyang simbolo ay isang lagari na ayon sa kasaysayan ay ginamit ito bilang tupatay sa kanya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Rene Clamares at pamilya. San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. Pagbismuhan ni Juan sa Jesus hanggang siya ay iniakyat sa langit. Batay rito, pagkaakyat ng Panginoon sa langit, siya ay isa sa mga ininungkahi at ang nakabunot upang humalili kay Judas Iscariote na tumalikod sa kanyang tungkulin. Kaya't naging kasama siya ng mga apostol bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Lito Magnaye at pamilya. San Matias, ipanalangin mo kami. Sa ilang ay pagtatampa upang subukin ang katapatan ni Jesus sa Diyos at ilipat niya ang kanyang pagtitiwala mula sa Diyos tungo kay Satanas. Ang mahalagang punto ay sa kabila ng iba't ibang tukso ni Satanas ay hindi nagkasala si Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Raymond Naval at pamilya. O Jesus, tinukso ngunit na natiling matatag, maawa ka po sa amin. Mabas sila ng lungsod upang siya ay salubongin. Sila ay sumigaw ng malakas, purihin ang Diyos, pinagpala ang dumating sa ngalan ng Diyos, purihin ang Hari ng Israel. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Sister Norma Lim at pamilya. Poong Jesus, anak ni Pilipin. Ang panalangin ni Jesus, Hari ng Jesus. Matapos na ipagkanulo ni Judas, dinakip
ginamit si Jesus at iginapos ng mga kawal upang dalhin sa punong pari ng mga Hudyo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Mick Barreto at pamilya. Jesucristo iginapos at tinuring parang kriminal. Maawa ka po sa amin. Kay Jesus sa isang haligong bato kung saan siya ay hinugutit ng latigo. Ito ay ayon sa utos ni Poncio Pilato matapos palayain si Barabas. Ito ang katuparan ng hula ng propeta Isaías sa Kabanata 5, talata 6 na ipinahubaya ako ang aking likod sa mga humagapit sa akin. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Brother Raymond naman at ng Extraordinary Minister sa Holy Communion. Oong Jesus na hinagupit para sa aming mga kasalanan, kaawaan mo po kami. Ang pagkukutong ng koronang inig kay Jesus. Pagkatapos hagupitin si Jesus, ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo. Doon, siya ay inubaran nila at sinukatan ng isang balabal na matingkad na kulang. Kumuha sila ng madilig na baging, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos ay pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya ay niluluturan nila at inungkya ng ganito. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinag-iuraan kanila. Ang pagharap kay Jesus sa mga tao, Ecce Homo. Ang ibig sabihin ng Ecce Homo sa wikang Tagalog ay narito ang tao o masdan mo ang tao. Matapos na si Jesus ay maipahagupit at malibak bilang isang hari na may koronang tinig at palapal na pulupura, si Pilato ay lumabas muli sa mga tao at sinabi, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya." Inilabas si Jesus at sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Sister sa krus. Nagugulit ang isinalaysay sa Ebanghelyong sinuna ni San Juan na matapos ang panghatol ay inihanta ang krus sa balikat ng Panginoon na mga sundalong nagpahirap sa kanya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother R.C. Tolentino at pamilya kasama ng Ecology Ministry o maawaing Kristo na tumanggap ng krus para sa ang pagpapasa ni Jesus ng krus papunta sa bundok ng Golgotha matapos ang paghatol ni Poncio Pilato ng parusang kamatayan sa udyok ng mga sasagdote. Ang krus na pasan ni Jesus ay hindi lamang simbolo ng kasalanan na sa lugar na malapit na sa Golgotha ng Kalbaryo kung saan siya ipapako sa krus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Guensoqueso kasama ang Area 3. Poong Jesus na nadapa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, kaawaan mo po kami. Maria na makita ang kanyang anak sa ganitong kalagayan. Ngunit batid niya na ito'y sangayon sa plano ng Diyos. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Roanti Natividad kasama ang Parish Bible Apostolate. Poong Jesus Nazareno at mahal na ilang kapis, ipanalangin mo kami. As
sa krus. Hango ito sa isang imahen mula sa Espanya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Councilor Anthony Suba at pamilya kasama ang Catechetical Ministry. Poong Jesus de las Peñas, kaawaan mo po kami. Mula sa kanyang limang mga sugat. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendiola kasama ang Area 6B. O banal na dugo ni Kristo, iligtas mo po kami. Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabi ng templo mula itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilyang Albalahadero. O Jesucristo na matay sa krus, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaawaan mo po kami. Pinaalam ni San Jose ng Arimatea na kanyang ibaba pa ang katawan ni Jesus upang bigyan ng maayos na libing. Kanilang ibinaba ang banal na katawan ni Jesus sa pangunguna ng mga lihim na alagad ni Jesus na sina San Jose Arimatea at Nicodemo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendiola kasama ang Area 7. Sitting there on Podrasti, at lunch up at Forasti Lotus, Salvatore tu. Salitang Italiano, na ang ibig sabihin ay awa. Ito ang itinawag sa imahen ni Maria, habang kalong-kalong ang patay na katawan ng kanyang anak. Sa banal na kasulatan ay walang nababanggit sa paglalagay sa bangkay ni Jesus sa kandungan ng kanyang ina. Ito ay nakabatay sa 13th istasyon ng krus at sa mahal na pasyon. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Raymond Naval at pamilya. O Maria, ina ng awa, ipanalangin mo po kami. Santa Marta ng Betania, kapatid ni San Lazaro, naging masugid na alagad ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Brother Raymond Naval at pamilya Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Bagong isa ng Pasko, binuhusan niya ito ng pabangong nagdo at pinahilan pa ang buhok niya. Sinita siya ni Judas Iscariote na di umano'y pagsasayang ng pabangon ang pambili sana'y ibinigay na lang sa duha. Pabayaan mo siya. Hinawa niya ito bilang tanda ng napipintukong paglilibin. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Carol Valenton. At pamilya, Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Ang iba pang mga kababaihan, inustasan nila mula sa sariling ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Noong linggo ng pagkabuhay, nakita niya at ang iba pang mga kababaihan na naigulong na ang batong nakatakip sa libingan ni Jesus at isinalaysay nila ito sa mga alagad. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendiola, Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami.
Maria Cleophe, tagasunod ni Jesus, asawa ni San Cleophas at kapatid ng mahal na Birheng Maria, kasama nina Salome at Magdalena. Nagtungo siya sa libingan ng Panginoon noong umaga ng Linggo ng Pagkabuhay upang lagyan ng pabango ang pangbangkay ni Jesus at una niyang narinig ang balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother John Michael Barreto at pamilya. Santa Maria Cleophe, ipananangin mo kami. Maria Magdalena, nagmula sa bayan ng Magdala, isang lugar sa Tiberias, sa baybayin ng kanlurang bahagi ng lawa ng Galilea. Hindi siyang makasalanang babaeng tinangkang batuhin ng madla. Bagkus, siya ay kasama ni Susana at Santa Juana ni Cusa na pinagaling ni Jesus at mula sa kanyang katawan ay pinalayas ang pinong demonyo. Ayon sa tradisyon, si Santa Maria ang tinagurian ng pinakamamahal na alagad. Isa rin siya sa mga sumulat ng apat na ebanghelyo. Siya lamang sa lahat ng mga apostol ang sumama kay Maria sa paanan ng krus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Sister Carmina Flores at ng Mayan Community. Sa Espanyol na nagmula sa dolor ng wikang Latin na nangangahulugang sakit o hapis. Ito ang nadama ng mahal na Birheng Maria magmula pa lamang sa propesiya ni Simeon noong inihandog ang sanggol na Jesus sa templo kung saan inihayag kay Maria na ang puso mo ay para na rin tinarakan ng balaraw. Buong loob na nasaksihan ng ina ang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ng kanyang anak. Ang Birhen Dolorosa ang larawan ni Maria na puno ng bigati at hinagpis. Ngunit nananatiling matatag habang nasa paanan ng krus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Brother Raymond Naval at pamilya. O Birhen nagdadalamhati, akayin mo kami tungo sa iyong anak na si Jesus.
tayo ang mahilang ng Pagkiristo sa Pagkakalang Buhay. Holy Mary, Mother of God, pray for us in this moment. I'm gonna make you mine.
Father of heaven. God the Son, Redeemer of the world. God the Holy Spirit. Holy Trinity, one God. Thank you.
congregation dito sa simbahan, and medyo marami, marami pala talaga yung karosas. Yun lang yung mga kaganapan dito sa San Felipe Neri Parish. Kasi muli, kita-kits mga kashibi.